nasa silangan ng Bethel at malapit sa Beth Aven. Pagbalik nila'y sinabi nila kay Joshua, "Hindi na po kailangang pumaroon ang lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit lang ang lungsod na iyon." Kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai, ngunit sila'y naitaboy ng mga taga roon. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok, kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. Pinunit ni Joshua at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kabandang tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Joshua, "Panginoong Yahweh, bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipapalipol din lamang sa mga Amoreo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Anong sasabihin ko, Panginoon, ngayong umatras sa labanan ang bayang Israel? Mababalitaan ito ng mga Kananeo at ng iba pang naninirahan sa lupaing ito. Pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan?" Sumagot si Yahweh, "Tumayo ka! Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang mga bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Kaya bukas ng umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyo-inyong lipi. Ang liping mapili ko ay hahanay ayon sa kani-kanilang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay hahanay rin ayon sa kani-kanilang sambahayan. At ang sambahayang mapili ko ay hahanay na isa-isa. Ang kakakitaan ng mga bagay na ipinagutos kong wasakin ay siyang ihahagis sa apoy kasama ang kanyang sambahayan at mga ari-arian. Sapagkat hindi niya iginalang ang kasunduang ibinigay ko sa kanila at nagdulot siya ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. Kinabukasan, maagang bumangon si Joshua at pinahanay ang buong Israel ayon sa kani-kanilang lipi at napili ang lipi ni Juda. Tinawag ang lipi ni Juda at napili ang angkan ni Zera. Tinawag ang angkan ni Zera at napili ang sambahayan ni Zabdi. Tinawag ang sambahayan ni Zabdi at napili si Akan na anak ni Karmi at apo ni Zabdi na anak ni Zera. Kaya't sinabi ni Joshua kay Akan, "Anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkakaila ng anuman. Ano ang ginawa mo?" Sumagot si Akan, "Totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia. Halos 8 libra pilak at isang baretang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tolda. Nasa kailaliman po ang pilak." Nagsugo si Joshua ng 2 tao na patakbong pumunta sa tolda ni Akan. Nakabaon nga roon ang damit at nasa ilalim nito ang pilak. Iniharap nila kay Joshua at sa buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Dinala ni Joshua at ng buong bayan si Akan, gayon din ang pilak, ang damit at ang barang ginto sa libis ng kaguluhan.
Isinama rin nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, tolda at lahat niyang ari-arian. At sinabi ni Joshua, "Bakit mo kami ipinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh." At pinagbabato ng buong bayan si Akan at ang buon niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunog silang lahat kasama ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, tinabunan nila ng mga bato. Nawala ang galit ni Yahweh at mula noon, ang puok na iyo'y tinawag na libis ng kaguluhan. At sinabi ni Yahweh kay Joshua, "Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Gagawin ninyo sa Ai ang ginawa ninyo sa Jericho, ngunit maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Maghanda kayo at salakayin ninyo ang lungsod buhat sa likuran." Inihanda nga ni Joshua ang lahat niyang kawal upang salakayin ang Ai. Pumili siya ng 30,000 magigiting na kawal at kinagabihay pinalabas ng kampo. Ganito ang tagubilin niya sa kanila, "Magtago kayo sa dakong likuran ng lungsod, sa di kalayuan at humanda kayong sumalakay sa anumang oras. Kami ng mga kasama ko ay sasalakay sa harapan. Kapag hinabol kami ng mga tagalunsod, aatras kami gaya ng ginawa natin noong nakaraan. Aakalain nilang natakot kami tulad noong una, kaya hahabulin nila kami hanggang sa sila'y mapalayo sa lungsod. Lalabas naman kayo sa inyong pinagtataguan at papasukin ninyo ang lungsod. Ito'y ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag nasakop na ninyo ang lungsod, susunugin ninyo ito gaya ng sinabi ni Yahweh. Tandaan ninyo ang mga tagubilin kong ito." Pinalabas nga ni Joshua at sila'y nagtago sa dakong likuran ng Ai sa pagitan nito at ng Bethel. Samantala, nanatili si Joshua sa kampo kasama ng ibang tauhan ng Israel. Kinabukasan, maaga pa'y bumangon na si Joshua at tinipon ang buong hukbo. Siya at ang mga pinuno ng Israel ang nanguna patungo sa Ai. Pumunta sila sa gawing bukana ng lungsod at nagtayo ng kampo sa harap niyon sa gawing hilaga. Isang libis ang nasa pagitan nila at ng lungsod ng Ai. Nagbukod si Joshua ng 5,000 mandirigma na pinagkubli niya sa kanluran ng lungsod sa pagitan nito at ng Bethel. Ganito ang hanay ng mga kawal sa simula ng labanan. Ang pinakamalaking bahagi ay sa harapan sa dakong hilaga ng lungsod at ang mga nakakubling mandirigma sa gawing kanluran naman. Sa libis na iyon, nagpalipas ng gabi si Joshua. Hindi nagaksaya ng panahon ang hari at ang mga taga-ay nang makita ang pangkat ni Joshua. Lumabas sila ng lungsod at nilusob ang hukbo ng Israel sa kapatagan ng Jordan sa dating pinaglabanan nila. Wala silang malay na may sasalakay sa kanilang likuran. Si Joshua naman at ang mga kasama niya ay nagkunwaring natatalo at umatras patungo sa ilang. Kaya't hinabol sila ng lahat ng kalalakihan ng Ai hanggang sa mapalayo sila sa lungsod. Lahat ng lalaki sa Ai at sa Bethel ay sumama sa paghabol.
ngayon. Nagtayo si Joshua ng isang altar sa bundok ng Ebal para kay